Okay, big man. Kwentuhan, session, tanong, and portion. Rolling tayo. Rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Good day, mga ka-airsoft. Good day, mga ka-big man. Hello po sa inyong lahat. No? This is the, ano, napang ilang episode natin to na bibilang mo na ba? I think this is the 13th episode, no? Kasi nung huli, alam ko yung 12 yun eh, dahil nagkabulol-bulol pa ako rin eh, no? Pero this is the 13th episode of the Kwentuhan Session Tanungan Portion. Merong kang tanong, itanong mo, ibato mo kay Big Man, no? Sasagutin natin yan, no? Okay. Ngayon, special to kasi bakit? Actually, kaya naging natuloy to kasi meron tayong ka-airsoft ngayon, no? From, sabihin ko na, sir, no? Bongabon, no? Bongabon, Nueva Ecija. Ang Bongabon, tama, yan, inikutan namin yan sa Boss Ironman, no? Yan, lugar na yan. Bongabon, Nueva Ecija. Taga Bongabon siya, no? Ang layo ng binyahe, no? Nabili niya to, itong unit niya, way back 10 years ago. Masakit daw sa kanya na nakikita na hindi niya nagagamit, no? Yung unit niya is totally gumagana, no? Yung unit ng ating bossing, gumagana naman talaga. Pumuputok nga siya. Ang problema, walang lumalabas na bala, no? I just wish, kaya sasamantalahin natin yung pagkakataon, ito troubleshoot natin to on the spot. Walang script, walang edit. Mapahiya ang mapapahiya. Tingnan natin kung kaya kong tulungan yung bossing natin, pero sana matulungan natin siya. Sana magawa ko, no, yung unit niya, kasi para hindi naman masayang. Ang layo ng pinanggalingan ng ating ka-airsoft, Bongabon, Nueva Ecija, no? Kaya gawin natin yung magagawa natin para matulungan natin siya, okay? Tapos nun, kung meron pa tayong oras, anong gagawin natin? Magkikwentuhan session tayo, tanungan portion. Kung meron kang katanungan regarding sa airsoft, ibato mo, sasagutin ko, no? Sasagutin natin right on the spot, no? Oh, by the way, no, meron ng tatlong nag-avail ng ating layaway installment plan. Para lang po ito sa first 50 ka-airsoft natin, no? 50 lang ang pwede maka-avail, kaya meron ng tatlo, kaya meron na lang tayong 47 slots, no? Limited lang kasi pag masyadong madami, masyadong magulo, eh, no? Kaya, yun ang iniiwasan natin, mga ka-airsoft, no? Ngayon, kaya lang rin ako masaya kasi nabigyan na naman tayo ng pagkakataon makatulong, no? Kanina, si Sir Rico, no, Shane? Si Sir Rico of Caloocan, I know, sir, nasa biyahe ka na. Maraming salamat sa pagtitiwala nyo, no? Hindi ko na na-video yon, mga ka-airsoft, no? Kasi hindi naman, tulad nga ng sabi ko sa inyo, tumutulong tayo, pero hindi sa harapan ng camera, no? Hindi ko na na-video yon. Ni-repair natin yung unit niya. Yung unit niya is yung Lonex, no, na L4 PRO1. Nagloko, sinumpong, ni-repair natin as part of our lifetime service warranty. Ni-repair natin ng libre. Wala siyang binayaran regarding dun sa kanyang unit, no? Okay. Ngayon to, papakita ko sa inyo, ito yung troubleshoot natin. Para lang sa kaalaman ng mga ngayon lang pumasok, no, hindi po sa amin to binili, no. Lumapit lang sa atin si bossing, no. Ngayon, whatever ang nangyari rito, malalaman natin ngayon kasi on the spot. Mapapahiya ako kung mapapahiya. Tignan natin kung ano, pero kumpiyansa naman ako na kakayanin natin, no. Ayan, bali ang unit na to is pumuputok. Pumuputok siya, nagre-respond siya, pero walang lumalabas na bala, no. Yun ang ito troubleshoot natin. Hindi rin kasi alam ni Tatay kung paano ang pag-repair noon. Yun ang gagawin natin ngayon.
Yung unit talaga matanda na eh. Kung titignan niya yun, talaga mga oldest classic, no? Pero ito yung mga unit na masasarap sa totoo lang, no? Ako, kaya lang, nung bata-bata ako, okay na okay to. Pero ngayon, medyo alanganin to, no? Pero dahil sa tinamu natin, no, na endurance challenge sa Boss Ironman, ang inyong lingkod pa lumakas, no? Parang feeling ko, ano, bumata ako Shane ng 5 years younger, no? Parang kasi dahil natagtag ang katawan natin, nabanat, napuwersa ang mga kalamnan natin. Dahil dyan sa Boss Ironman Endurance Challenge na yan, feeling ko talaga bumata ko. Oh, parang ang gaang, oh. Tingnan mo, oh. Oh, di ba? Oh, tingnan mo yung pag-maneuver ko ng baril, oh. Back to ano ko ngayon ulit, oh. Di ba? Ayan, no? Ewan ko, pero, ayun nga, basta napakasaya lang, napakaganda ng ating kinahinatnan. Solid quality airsoft, sabi ni Sir Nino Ariola Duyugan. Okay, no? Tapos, sir, ask ko lang if anong documents mag-buy ka ng airsoft, need po ba ng license? No need, no need. Toys lang po ito. Hindi po kailangan ng any papers or documentation. Andy Bidadja, shout out daw, sabi ni John Lee Bidadja. Okay, mga ka-airsoft, before tayo mag-start, no? Napaka-importante nito. Ngayon, matututo kayo ng technique, ha? Ako, manood kayo, makinig kayong maigi. Maaring hindi ngayon, pero sa mga susunod na araw, kung ikaw nag-aari ka ng isang battery type AEG, kung tawagin natin, papakinabangan mo to. Okay? Before natin i-start yan, tomorrow is our journey on the south. Grabe, special to. Bakit? Combine south and ano tayo, east, no? Pag sinabing east, dyan yung Marikina, Antipolo, Rizal, no? Bakit kinombine mo, big man? Anong nangyari? Okay? Kasi kaya ako kinombine, it is because ang ruta tomorrow is Antipolo, Antipolo, okay? Tanay, nalilito ako between that two, no? Pero sige nga, pakibasa mo. Antipolo, wala naman dito eh. Si engineer. Okay, shoutout ko na lang muna, no? Sir Oscar Baldosa Lorenciana, Tagaytay. Bukas, sir, magkita tayo. Second is Tagaytay, okay? Sir Jimwell Masongsong, San Pascual, Batangas. Boss, bukas magkita tayo. Nelvin Vergara of Batangas, okay? Ngayon, Tanay pa. Tanay. Paano mo nalaman? Ayun, Cavite, Laguna. Hindi, mali ba ako nga, nagkamali ako eh, no? Pero anyway, shoutout ko na rin si Barang Bernardine Lombay, no? Barangay San Roque Antipolo Rizal. Epipanyo Paglingayen. Uy, meron tayong side bet rin ng Manila. Ewan ko lang, mga ka-airsoft, kung paano pagkakasyahin ang oras bukas. Pakitanong mo kay mama mo yung address ni engineer. Ni engineer yung sa sniper, no? Kaya tomorrow, tapos may pililya pa, no? Just imagine, palapit namin ng palapit pililya, isang kembot na lang, south na yon, San Pablo, Laguna na, Paete, Laguna, mga gano'n, no? Basta gano'n, no? South na rin yon, kaya kinombine namin, no? Kumbaga para sulit yung journey, no? So, tomorrow, meron tayong total of 9 client, 9 ka- airsoft na kailangan tanay. Puntahan. Tanay. Tanay. Okay, Tanay Rizal. Oh, sorry. No, hindi pala Taytay, Tanay Rizal. No? Tomorrow, meron tayong total of 9 ka airsoft na pagsisilbihan, pupuntahan, at iseserve ang kanilang mga gustong, you know, airsoft. No? Okay, ngayon, tulad nga na sinasabi ko, let's roll, no? Ewan ko, bahala na. Kasi, alangan namang hiyain ko to, no? Okay, para feed, konting ano lang, no, kay tatay. Si tatay is
Guaping. Guaping, taga Bongabon Nueva Ecija, okay? Dinala niya to, okay? Ito, itong unit na to, regalo sa kanya, way, 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 way back, 10 years ago, ng kanyang panganay na anak na ngayon ay nasa abroad na, no? Kasi ganito yan, mga ka-airsoft, eh. Bawat airsoft may istorya. Yan ang masarap dyan, no? Ang bawat airsoft merong kwento na nakatago sa likod. Yun ang tutuklasin natin. Yun ang inaalam natin sa bawat nakakausap natin. Parang kumbaga yan, MMK, maalaala mo kaya. Dear Charo. Oh. Sa atin naman, Dear Big Man. Okay, no? Ayun. Ngayon, tulad nga nito, ang story nitong unit na to is niregalo kay tatay, no? Ng kanyang anak. No? Unang sweldo raw, tapos, yun nga, nag-abroad na si anak. Ngayon ito, matagal na, actually, 3 taon lang daw niya nagamit. Then, the rest of the, ano, na-junk na, naitabi na. Pero kung makikita mo yung unit, maganda, malinis, maayos, no? Wala pa siyang mga, although marami siyang battle marks, maraming galos, normal yan eh. Sa isang itim na unit, no? Marami siyang galos, maraming battle marks. Pero, makikita mo yung pagiging, ano, ng unit eh. Yung pagiging maalaga nung may-ari at saka yung pagiging maayos pa rin nung unit, no? Chain, ito, ang ganda nito, no? Nagagandahan ko ba rito? Hindi, hindi mo type. Kumbaga, hindi mo type kasi hindi, parang pang matanda. Pang matanda. Pero, ako, okay to sa akin na lang para sa akin. Okay, ngayon, ang storya nito is ganito. Matagal nang hindi nagagamit, no? Ngayon, tingnan natin, tulad nga ng sabi ko, I don't know kung mapapahiya tayo, i-re-repair natin right on the spot, okay? Ngayon, testing muna natin, syempre, no? Okay, kuha lang tayo ng battery. Sino yung battery kanina? Ito na lang, kuha tayo. Walang battery si tatay. Okay. Tignan natin. Hindi sa amin binili ito kay Airsoft, pero subukan natin. Malay mo, di ba? Never pa naman tayo napahiya, okay? Ito nilalagay yung battery, hindi sa bat. Nilalagay dito, no? Dito, sa mga ganito, minsan, ayaw ko sumasalang sa ganito, hot seat. No, yung... Kasi walang edit to, eh. Ano to eh, yun nga sabi ko, mapahiya ko, mapapahiya eh, no? Pero, let's check, tignan natin, malay mo, di ba? Ito, twist lang natin, okay, then ito, ayan. Alisin mo yung cover, then malalagay mo yung battery dito sa part na to, ha? Okay. Okay, dali lang. Siyempre, pag nailagay mo na yung battery, balik mo na yung cover. Yan. Ganda, oh. Sarap, no? Mabigat siya, no? Okay. By the way, Classic Army pala naman kasi yung brand. Kaya naman pala, feel na feel mo, eh. Okay? Firing natin, subukan natin, no? Ayan. Tulad nga na sinasabi ko sa inyo, nagpa-fire siya, gumagana siya. Pero, ito ang number one, no? Ito. Bibigyan ko kayo ngayon ng tips kung paano nyo malalaman kung yung unit nyo ay barado. Just in case na yung unit nyo ay barado, mamaya i-discuss ko sa inyo kung ano yung nagiging sanhi, no, ng pagkabara, no? Just in case na ang unit nyo ay barado, okay, huwag nyo nang pwersahin, huwag nyo pipilitin, huwag nyo nang lalaruin. Find a way na magawa nyo ng paraan na i-troubleshoot na, okay? Kaya napaka-importante rin minsan yung cleaning rod na tinatawag, no? Kasi yung cleaning rod, yun ang makakatulong nyo para yung unit nyo maayos nyo, ma-troubleshoot nyo, magawa nyo. Okay, before tayo continue, shoutout ko lang muna. Ikaw nga siya yung shoutout, no? Shoutout kay Sir Jason De Los Reyes from Quezon Province. Hello kay Sir John Paul De Chavez. Tsaka sa Durong Malunggay, Pandesal Corporation, Turo, Bukal. Si
Sir Francis, Quezon Province daw pa. Quezon Province, hindi kaya. Okay. Hindi kaya. Ano lang bossing, no? San Pablo, Laguna. No, somewhere in Laguna or bumaba ka kahit Chaong para magkaroon ka ng pagkakataon na makapagpa-picture tayo, makapili ka on the spot. No? Masyado na kasing malayo eh. Ang Quezon Province, not unless multiple unit ang kukunin. Pwede yung ganun, di ba? Okay, try natin. No? Pasok natin magazine. Okay. Oh, ayaw na. Alatamong dispalingado na. Ultimo magazine, ayaw pumasok na maayos. Okay? Then, kamot, syempre. Okay. Ngayon, try natin, no? Kasi, kailangan i-troubleshoot natin eh. Okay? Pwedeng. Yun. Tulad nga na sabi ni tatay, ang lakas ang loob ko, no? Ang lakas ang loob ko, igagano. Okay. Tulad nga na sabi ni tatay, wala raw lumalabas. Oo nga, totoo, wala lumalabas. Okay? Ganito guys, number one technique to ha. To. Release ating magazine. Okay. Number one technique to, okay. Pag walang lumalabas na bala, ito ang gagawin nyo ha. Kahit ikaw, Shane, no? Pag walang lumalabas dito na bala, ang gagawin mo, kapain mo rito. Pag dito merong hangin na lumalabas, wala ritong hangin, ganun na, titignan mo rin, syempre. Kung wala lumalabas na bala, ibig sabihin, may bara. Ngayon, para ma-confirm mo kung merong bara, hawakan mo rito. Dapat dito may hangin. Okay? Pag walang lumalabas na hangin dito, wala rin lumalabas dito, there is something wrong with the piston, cylinder, or half of rubber, ganon. Kasi, yung hangin, hindi siya nagko-concentrate papunta rito. Hindi rin siya nagko-concentrate pabalik. Kumakalat siya. So, walang hangin to push the BBs, kaya walang lumalabas. Okay? Yan ang aalamin natin sa ngayon. Ngayon, susubukan ko, tapat ko rito. Ayun! Okay? So, okay. Merong hangin. So, ibig sabihin, ayan, ganito, no, alamin nyo to, pakinggan nyo to sinasabi ko para hindi kayo maloloko ng mga gangster na airsoft shop, ng mga gangster na gunsmith, okay? Yan. Yung sinasabi ko kanina, kung walang lumalabas ditong hangin, ibig sabihin, may bara. Dapat dito may lalabas na hangin, okay? Kung both, dito walang lumalabas, ibig sabihin, walang nagpo-produce ng hangin. Or, may nagpo-produce ng hangin, kaya lang, mayroong sira sa internals, that is why, walang concentrated air na lumalabas dito. Ayan, okay. Ngayon, sa case na to, meron. Ayan, may pumipitik dito ng hangin, so, ibig sabihin, may bara talaga. Ayan. Yan ngayon. Pero syempre, as we check, malalaman din natin kung working pa, kung pwede pa yung half-up rubber, yung half-up chamber ni bossing. Then, syempre, i-FPS natin. Medyo nakahinga ako, no? Kasi, parang feel ko, 60% hindi ako mapapahiya. Okay, syempre, bubuksan na natin ngayon, no? Medyo iyuko mo yung camera para, ano, tapos kung pwede mo pang ilapit. Boss, tanong ko lang po, ano po ba magandang gawin sa battery ng rifle ko kung di gagamitin na matagal tulad po ng taon buwan magamit yung battery ng light? Okay, ganito, Jason De Los Reyes, no? Ang battery, kahit anong alaga mo, ang tinatagal na buhay ng battery is 2 years lang. After 2 years, yung battery mo, kailangan mong palitan. Okay? 2 years lang, yan lang ang lifespan ng bawat battery. Tapos ng 2 years, mabilis na siyang magloba. Tapon na. Wag siya. Papalitan mo na siya. Ipot ko dito pa para malapit. Oh, sige. I-take mo rin, ha? Yeah? After 2 years, palit na, ha? Tapon na. Yon. Okay? Tapos, tanong, big man shoutout, Tacloban, Yan G. Ryan, hello po sa iyo. Sir Big Man, PM po, baka mablock kay ni Big Man.
Sir, PM po kayo, baka ma-block. Ah, baka may nagtatang how much? Ah, okay. Oo nga, oh. Ano yan? Follower yan, marunong. Yun, ayos pala. Sakto, chaong. Chaong po ako. Try ko makabili sa inyo pag uwi ko Pinas. Okay? Shout out, Lawag City, Ilocos. Lionel. Uy, naku, Lionel. Ay, ganito guys, no? Next boss, Iron Man. I promise, okay? Bawat checkpoint, magdadala tayo ng unit na airsoft, okay? Bawat checkpoint, mamimigay tayo ng maswerteng ka airsoft ng isa. Okay? Kung 9 checkpoint yan, mamimigay tayo ng 9 pistol. Ah, promise ko yan, no? Okay, ngayon, syempre, naiinip na kayo. Yung iba, mamaya ko na siya shout out or kung pwede siya, ikaw na mag-shout out. Okay, sana may meet din kita. Ito si John Paul de Chavez, ang tagal na nangangarap to na sana magkita kami, ma-meet kami. Taga-Bukawi na. Kaya nga, taga-Bukawi ka lang, boss. Ano ka ba? Pwede kang pumunta rito anytime. O kaya, pag meron akong journey, madadaan ako ng Bukawi. Lagi, Bukawi ako lumalabas. Patikim na ang pandesal mo. Ang tagal ko na gustong tikman yung Dorong. Dorong, Malunggay, pandesal na yan. No? Nako, ikaw naman si Sir John Paul. Nako naman. No? Okay guys, no? Ito. Sa pag-dismantle ng barrel. Ito. Sa case nito, lagay natin sa safe pa. Sa case nito, mukhang may bara. May barang bibis. No? Mamaya, malalaman nyo kung bakit bumabara, ano ba yung nagiging cost nun, paano ito troubleshoot yun, at saka ano yung mga, tignan natin kung ano yung mga sinira sa loob, no? Okay, syempre mga ngailangan kayo ng Allen tools, no? Ng tools, ayan. Ito, oh. May makikita kayo rito, number one. Ito, one, una, tsaka pangalawa. Yan. Kailangan yung luluwagan yan. Yan, tignan natin kung kasya ito. Okay, ito maluwag itong isa. Bakit maluwang na? So, kailangan mo pala ng dalawa kabila. Ang kakaiba to, ha? Kakaibang classic army, ha? Yun, kailangan mo ng dalawa, syempre, yun, magkokontrahan kasi, no? Ayan, aalisin mo lang yan. Ayan, no? Okay, yan. Pag, ayan na. Naalis ko na yung unang tools, bolt, no? Ayan. Set aside lang natin, tabi lang muna natin. Ayaw mong maalis. Bahala ko nga. Kamusta na daw sabi ni Sir Francisco de Lopez? Sinanong kamusta? Paano kamusta? Musta na, sir. Sabi. Okay lang. Ito. Thank you, ah. Thank you po sa dun sa ano, sa mga nagtitiwala sa atin. Katulad dito, yun nga, may nagpadala sa atin ng after nila makita na sumali tayo sa Boss Iron Man, no? May nagpadala sa atin ng mga, ayan, mga... Ay, nangako ka sa kanila, makipagkwento ang ka-about Boss Iron Man. T-shirts, no? Oo, grabe yung Boss Iron Man. Siguro pag may time, kaya lang ngayon, eh, medyo loaded tayo. Okay, guys, no? Naalis na natin magkabila, ayan, no? Yan, no? Wala na to tornilo, wala na rin to. Malinaw ba yung video ko? Opo, pamalinaw. Super? Sharp, ha? Sharp, ha? Ah, okay. Sa laptop? Oo, sa internet siguro, no? Okay, no? You need something na matulis to punch, no? To punch para itulak, iponsol, itulak yung ano, yung bolt doon, no? Ayan, okay? Okay? Ano lang to? Martilyo. Martilyo na kahit ano lang na pwede mong pampukpok, no? Okay, after that, alisin natin ito. Yun na, oh. Okay. Wala na tayong ano, no? Dele. Shout out, Sir James Collins Garduque. Okay. After mo maalis, ngayon, slide mo lang to. Ayun. Ay, lala. May battery nga pala. Alisin natin muna. Ah, sarap na.
ako. Oo nga pala, nakalimutan ko. Sa harap nga pala battery nito. Ay, naku, nagiging malilimutin tayo kasi. Okay, after that, dali ah. Ayun, ayan na oh. Lalabas na yung laman loob, no? Sabi ni Sir Francisco de la Cruz, pag uwi ko, sir, bili ako rifle mo ulit. Ulit, ibig sabihin, naging client na siya, nakabili na siya dati. Ngayon, ayun, dali ah. Kailangan ko itong maalis. Ito, dito na ako na napupunta sa mga hot seats. Na to, no? apply scatter. Okay, so, merong... Baka hindi ko ito maibalik ng maayos yung mga wire, no? Ang tanong, pwede bang iusog lang? Subukan natin, ha? Okay. Hindi. Dapat talaga maalis. So, wala, no choice ako, kailangan ko siyang i-dismantle. Kailangan ko i-dismantle yung mga wire. As much as I want, no? Sige, putulin na natin. Okay then. Yep. Yeah. Konti na lang. Sa Baguio po, sir, shipping lang po tayo. Oo, shipping lang po diyan sa Baguio. Yan, ito na, hindi na. Ayun! Hindi ko na pala kailangan totally alisin. Guys, yun nga, merong BBs, no? Ngayon, no, merong BBs dito sa loob na bumara. Ngayon, ang tanong, ano yung nagiging cost ng pagbara nun? Ano ba? Kumbaga, nagkataon lang ba? Or... I suspect, no? Merong crack BBs sa loob, no? Lapit natin sa camera. Ay! Hindi na malaglag, ha? Okay. Ayan, no? Sana makita nyo, ha? Chain ilaw. Ayun, no? Nakikita. Ayun, no? Okay? Nalaglag na, eh. Nalaglag na siya mula sa hop-up chamber. Ayun o, kita ba? Ayun. Ito. Ayun o. Nakita nyo guys? Diba? Ayan, yan, yan, yan. Ngayon, syempre, tak-tak natin yan. Dami o. Ha? Oo, malamang ginamitan nila ng ayan, ito, tatay. Ayan. Dapat pagkasukin na si tatay para nakikita niya. Nagyayosin pa eh. Parang ano yun, no? Relax na siya. No? Ayan, pakita mo siya sa camera ito. Okay guys, no, ito yung nakuha natin doon sa loob. Ayan. Okay, no? Eh, nalaglag yan ng dahan-dahan, no? Doon sa loob ng hop-up chamber, no? Ngayon, syempre, ano itong hawak ko, cleaning rod? Siguraduhin lang natin na wala nang naiwan. Tap, ayan, okay. Yung cleaning rod natin, tumatagos na ngayon. Tumatagos na doon sa barrel, sa hop-up rubber, sa hop-up chamber. Tumatagos na siya. It means na clear na. Wala nang naiwan. Okay? Ngayon, malalaman natin kung okay pa yung hop-up rubber nito kung hindi pa siya sumusuka ng bala. Mamaya, ang gagawin natin is, ano, itataob natin siya. No? Itataob natin siya pag loaded na siya. Ngayon, pag sumusuka ng bala, we have no choice but to replace the hop-up rubber. Pero kung hindi naman sumusuka ng bala,
it's good. Huwag na natin gagalawin. Ganito, no? Payo ko rin dun sa iba. Kung hindi na masira, huwag yung gagalawin. Kasi bakit? Kasi... iba pa rin kasi yung original, eh. No? At saka... kung gagalawin nyo, manganganak ng manganganak yung gastos, no? Imbis na wala kayong gastos, eh, manganganak, no? Yun. Anyway, yun. Basta naman ang hop-up naman, as long as Lucas Peña kung ano, ha? Tie cable na maliliit. No? Basta naman maalaga ka naman, ayun, regarding dyan sa ano na yan, sa... balik ko lang, ha, sa hop-up rubber na yan, yan, maalaga ka lang, hindi naman masisira yan. Ngayon, paano ba inaalagaan yon? Tulad ng sinasabi ko, nilalagyan siya ng silicone oil, okay? Yan, ngayon, balik lang natin, guys, ha, na medyo tatahimik lang muna ako para makakonsentrate ako kasi yung cordon nito kakaiba talaga naman, no? Okay? Ayoko kasing masira or maipitan tayo ng wire or kasi, you know, magiging grounded, no? So, ayun. Yun. Okay? Ayan. Ayan. Okay. I hope na ibalik natin ng tama, okay? Ngayon, tignan natin. Alam mo, yung makapagdagdag tayo ng ngiti sa ating ka-erte. Yan. This is the moment of truth, guys. Ibinabalik na natin, no? Yun na, tulad ng sabi ko sa inyo, sana hindi ako mapahiya kay bossing, no? Kasi, syempre, na... sinimulan na natin, eh. Kasi gusto ko, malayo kasi si boss, no? At saka hindi ko kasi ugaling mamera or permission or pahirapan pa yung client, no? Basta kaya natin na, actually hindi namin siya client. Nagpatulong lang. Walang, yung super liit lang, yung ganyan lang, no? Ang laki naman nito, grabe. Grabe, humingi ako tie cable, tignan niya naman binigay sa akin. Hindi naman gabrasa yung itatay cable ko na maliit lang. Okay, yan. Balik nyo lang mga ka-airsoft using your Allen, no? Yon, okay? Medyo matanda na yung unit. Sa totoo lang, medyo bilog-bilog na rin yung mga wire. Ay, yung mga bolt, no? Ayan. Pero syempre, iniingatan natin kasi matanda na, kumbaga, medyo may special care na tayo na ginagawa, no? Ayan. Ayan, naibalik ko na, no? Sana, yun nga, tulad na sabi ko, sana hindi tayo mapahiya. Ito, lalagay natin battery, titignan natin kung mapapagana ko ba ulit. Baka meron ako naputol na wire, eh. Single, then rapid. Yun, guys, oh. Oh, guys, to, ha? Tingnan nyo, oh. Kanina, nandito lumalabas yung hangin. Yan. Ngayon, wala nang hangin dito. Tingnan nyo, ha. Oh, nandito na ngayon yung hangin lumalabas, ha. Yan, very good, very good. Ayan, ha. Kanina, walang hangin na lumalabas dito. Sayang, hindi ko na ipakita sa inyo kanina, no. Pero dito lumalabas kanina. Ngayon, okay na to, wala nang hangin, no? Nandito na ngayon lumalabas. Ah, yun! Woo! Mukhang ano, mukhang hindi tayo mapapahiya talaga. Okay, ngayon balik natin. Pengi akong tie cable, Lucas. Ito po. Sino? Oo, hindi, kailangan to kasi na ito, may darating rin yung panahon na ikaw ang magto-troubleshoot ng mga ganito. Okay? Kaya pag sumapit yung panahon na yon, kung paan tayo ka
kami tikoloso, no, kung paano kami tikoloso ako sa pag-aayos, no, ng mga unit, dapat ganun ka rin. Okay, sinipon ako, ha, grabe, grabe. Tukas ko mo ako nung ano, tissue. Okay, no, yan, babalik, binabalik lang natin mga ka-airsoft. Medyo konting pasensya lang, ha, kasi gusto ko maibalik to ng maayos, eh. Kanina medyo magulo yung wiring, no, pero syempre hindi naman yun ang pinunta ni Bossing. Ang pinunta niya is matulungan siya, kaya doon tayo nag-focus. Ngayon, iaayos ko tong wire base sa tamang pagkakaayos. Ayan, okay, hindi lang. Excuse me guys, sandali lang. Parang ano, parang maalikabok ni John ni tatay, ah. Maano? Sinipon ako. Okay, yun, naibalik ko na. Upitin ko lang to. And ito pa, para well secured talaga, no? Yan, huwag natin titipirin, lalo na yan, tie cable lang yan. Sige, iayos natin para ano, para yung tao naman, eh, tuwing makikita niya na nakaayos yung mga wiring, kumpara mo nung una, makikita niya nakaayos, maaalala niya tayo. Ay, itong unit na to, si Bigman ang humawak dito, si Bigman ang nag-ayos. Okay, ngayon babalik natin. Guys, this is the moment of truth, no? Sabi ko nga sa inyo, ayaw kong mapapahiya, pero pwedeng mapahiya tayo rito kung hindi natin maayos ng mahusay. Lalagay ko na yung battery. Okay? Yan, okay. Lalagay na yung battery. Then, syempre, ganun ulit, secure ulit ng mga wire. Yan. Yun! Okay. Tulad nga na sabi ko, di ba? Kanina, may hangin dito. Okay. May hangin, ha? Single lang natin. Ngayon, wala nang hangin doon. Nandito na. Ayan, o. Okay. Ngayon, syempre, pasok natin ang magazine para, tulad nga sabi ko kanina, kung sumusukal ng bala, big sabihin, punit na or busted na or sira na yung half-up rubber. Pero kung hindi pa, hindi naman natin dapat palitan, no? Kasi syempre, para hindi na gumastos yung tao, di ba? Lucas, target. May lumabas, oh. Ano ba ito? Anyway, pasok na. Lucas, lapit mo naman rito na yung target. Dito sa akin. Lapit natin. Okay. Firing. Okay, kita nyo naman. Ayan na. Meron na, ha? Firing. Oh. Ayan, ha? Butas. Okay, firing. Pangalawang butas. Pangatlong butas. Okay? Ngayon, yan, may bala yan. Okay, so, hindi tumatapon yung bibis, hindi sumusuka.
yung sumusukal sinasabi ko, pag niyuyo ko, lumalaglag yung bibis. So, hindi siya lumalaglag. Okay pa siya, good pa siya, ha? Sarap pa rin, ha? Ngayon, okay na. Saya ko, ha? Saya ko, grabe, saya ko. Ngayon, try natin syempre, i-chrono. Tingnan natin kung papalag pa ba yung unit ni tatay. Okay? Chrono natin. Lucas, tapat mo to. Tapat mo sa akin, chrono na. Okay. Ganun mo. Hindi. Siya na sa chrono. Ikaw, tapat mo lang sa akin, camera. Okay, chrono natin, no? Okay, chrono. Single fire lang tayo. Single fire. Chrono. 310. 317. 326. 321. Okay. Sa point 25. Try natin sa point 20. Pay niya akong tatlong piraso, point 20. Clear? Okay. Kasi sabi ni tatay upgraded yung unit niya. So, kung upgraded, Dapat mataas. Pero baka dahil sa tagal ng panahon, humina na rin. Di ba? Okay. Okay, try natin. Chrono ulit natin. Point 20. Ay, nako. Lumuluwa. Ayun lang. Medyo ano to. Yung unit ni tatay. Ano na? Pwede pang bala nyo. Hindi, ito na. Yung unit niya, Shane, medyo busted na yung sa magazine, ano, yung naglalak sa magazine. Ayan, lagay natin bala. Tapos, dapat pala, huwag ko munang kamutin, no? Kamutin ko lang muna ng konti para umangat. Pero, lagay ko itong point 20. Okay. Pasok muna natin. Ayan, no? Kailan dadagukan mo na, eh. Okay. Single fire. Chrono natin. Tingnan natin kung papalagpa yung unit ni tatay. 470. Okay. Upgraded na. 487. 470. Okay. Upgraded nga. Tama naman yung sinasabi sa atin, no? Tama naman yung sinasabi sa atin ni tatay, no? So, okay, no? Okay naman yung unit niya. So, oh guys, no? Tulad nga sabi ko, buti na lang kahit pa paano hindi tayo napahiya, no? Hindi pantay yung camera ko. Parang mababa dito sa left. Yan, yan. Tulad nga yan. Hindi tayo napahiya na repair natin ang unit ni tatay. Ang tanging maipapromise ko lang, ito, sa haba ng tinakbo, sa haba ng biniyahe ng tao, nakasasakyan naman sila, no? Capable naman sila. Actually, capable nga rin bumayad. Pero, wala naman tayong ginawa, eh, no? Inalis lang yung bara, eh. Kayong mag-decide magkano ang dapat kong singilin kay tatay. Sige, type kayo. Kayo naman nakakaalam kung magpanong singilan sa airsoft, eh. Kung ano man yung sasabihin nila tayo, yun ang susundin natin. Yan, no? Bali, kayo na ang mag-decide, mga ka-airsoft, magkano ba dapat yung i-charge natin kay tatay? No? Yan. Wala pa nagsasabi. Wala. Diyan ako, saludo sa iyo, boss. Matulungin ka kay Airsoft, no? Sir Dennis, no? Sabi ko nga sa iyo, gusto natin
isang community ng airsoft na masarap, na masaya, no? Eh, syempre, kung every kunot, every ginalaw, papagastusin natin, eh, ano, hindi natin ma-iaano yung airsoft as napakaganda sa ating community, di ba? Hindi natin siya maipopromote, no? Ngayon, oh, sige, ganito, tutal, walang nagtatype. Walang nagbibigay ng digits, ng amount, kung magkano dapat kong singilin kay tatay. Libre, okay? Wala tayo sisingilin, tay. Trinobullshit lang naman natin, wala naman pinalitan. Libre na po, no? Wala tayong sisingilin kay tatay, no? Okay, para sa akin, off na yun, boss. Nakatulong ka, tatay. Kung may bibigay, salamat na lang, boss. Hindi, okay din yun kung merong iaabot. Pero no. Okay na yun. Ilibre na natin, no? Pero, meron lang isang pakiusap. Tay, irarat-rat ko yung unit. Grabe! Napakasarap pumutok ng unit niya. Sulit na ni-repair, no? Na ni-restore. Napakagandang pumutok. Grabe, napakaganda. Sulit na naging pag-repair natin dito. Inubos yung bala ko, grabe. Okay na. Okay, release the magazine. Tay, si tatay ano? Marunong naman siya sa baril. So, hindi na natin kailangan masyadong i-guide or ituruan regarding sa kung paano yung sa mga battery. Basta yun lang ang naging problema niya talaga. Hindi niya na nagamit yung unit niya dahil nagbara nga, no? Hindi niya alam na nagbara. Masaya lang ako kasi natapos natin yung unit, no? Okay, rest natin. Single, clear the chamber, then rapid, then single, then save. Okay, yung unit ni tatay na tagang Bungabon, Nueva. Ang Bungabon ba Nueva Ecija, Nueva Vizcaya? Paki-clear nga ako. Bungabon, Nueva Ecija is the import na nagbara. So far, wala namang pinalitan na pyesa. Free of charge, hindi na natin siya sisingilin. Ano na yun? Pabonus na natin, no? Kasi binisita niya tayo at magkakaroon tayo ng pagkakataon na makapagpa-picture doon sa tao. Okay? Guys, maraming salamat. Ngayon, meron ba ako mga tanong bago tayo mag-end ng ating live? Kaya lang, ano? Pala? Paano ko nga pa? Paano na ako magdadaos? Eh, di mag-aantay sila tatay. Okay lang, no? Ah, sige. Diretso tayo. Sagot tayo ng konting ano, ha? Konting... Ano natin? Yung... yung mga frequently asked question, no? Ito kasi meron na sa akin mga binato kasi rito, eh, no? Okay, tanong na ng mga proto, eh, no? Okay, sige. What is Joule? Joule daw, no? Joule, ano ba raw ba yung mas importante? Joule, FPS, or ROF, no? Kung tutusin, paano magkaparehas yung Joule, between Joule? Joule, yun yung kinetic force na dala ng isang bibis habang lumilipad siya. Yun yung bit na puwersa at na lakas ng bibis. Yung FPS, yun naman yung speed ng bibis. Ang sinusukat natin mostly yung FPS. Para dun sa mga newbie, ang gusto nila high FPS. No? Dun sa mga baguhan, ang gusto, akala nila mataas ang FPS, malakas na kagad. Actually, if you will go deeper, later on, marirealize mo na mas okay pala yung mataas ang Joule kesa sa mas mataas ang FPS. Pero halos nagbabalanse din yun. The more na mataas ang FPS, tumataas ang Joule. Pero ang binabasihan ako, tulad ko, hindi ako masyadong... Sa mga personal ko, no? Hindi ako masyadong nagko-concentrate sa FPS. Mas gusto ko rin yung Joule. Kasi yung Joule, yun yung pwersa na dala ng bibis. Yung kinetic force, kinetic energy na meron yung bibis para lumipad, no? Yung FPS naman, yun yung bilis na
bilis ng bibis na sinusukat natin. Yun. Okay, yun. Nasagot ko yun, no? Okay, how far can 300 FPS shoot? Oh, gaano raw kalayo, no? Yung inaabot ng 300 FPS. Let's say pistol. Normally naman 10, 20, 30 meters abot, no? Yung 300 FPS can travel 30 meters and above, no? Eh, kung mga 350, 40 meters, mga ganun, kung 380, mga 50 meters, abot niyang i-travel. Syempre, the more mataas din ang FPS, the more na mataas ang Joule, the more na mataas yung range niya. Let's say, 50, 60 meters, yung iba nga, yung mga sniper, 80 yards, 90 yards, 100 yards, di ba, mga ganun, no? Okay, what is the maximum FPS for airsoft? Depende po yan, no? Ang maximum FPS ng airsoft na pistol here in the Philippines is mostly mga nasa 320, 330, 350 yan. Basta between those lines, no? Yun yung mga maximum FPS na pwedeng ipanglaro, no? Pero meron mga unit na nagpo 400, 450. I don't think na pwedeng ipalaro. Pero siguro meron mga game site na tumatanggap, lalo na yung open FPS, pwede sa kanila. Pero for me, gusto ko regulated. Eh, no? Meron lang limit. No? Para chill-chill lang, enjoy. Para magkakaibigan pa rin tayo. Kasi pag masyado nang malakas, hindi na tayo magiging magkaibigan nun. Pico na yun, sakitan na, no? Hindi na healthy yung game, no? Yan. Is 500 FPS allowed in airsoft? Allowed kung depende sa weapon na ginagamit mo. Kung assault rifle ka, nansusugod ka, then 500 FPS, I don't think it's proper. Hindi tama, hindi dapat, no? Kasi malapitan 'yun eh, assault ka nga eh, no? Si kung sniper ka, then your unit possess that kind of FPS that yung lakas, no? Pwede kung sniper guy ka, kung DMR ka, pwede 'yon. Kasi ang sniper, alam niyo naman, long range, malayuan. Malayo siya pumepwesto, then pipitasin niya isa-isa. Ngayon, kung yung 500 FPS na yan, 5 meters, 10 meters, ipuputok sa'yo, aray ko, I don't think na mag-e-enjoy ka sa paglalaro ng airsoft, no? Actually, sa totoo lang, sana ma-implement yung 380 to 400 to 420, no? 380 is the lowest pagdating sa rifle, ha? 400 is the tanggap na. Then 420 is yung sagad, no? Yung maximum. Sana ganun, no? Para ano lang, chill-chill lang. Kumbaga yung iba kasi yabangan na lang eh. Gusto nila ipakita na malakas yung kanila. Okay yun, pero okay yun lalo na kung sa jungle pala. Pero mostly kasi ang laruan dito sa Pilipinas, lalo na sa Manila, CQB. I don't think na masarap i-enjoy, mag-e-enjoy ka dun sa klase ng FPS na yun, no? How many joules can penetrate skin? Ay, magandang tanong to, no? Ilang joule daw ba yung kasi kanina, 'di ba, diniscuss ko regarding yung sa joule, no? Actually ganito guys, no, na medyo i-release ko kayo sa joule, no. Kasi yun yung sabi ko sa iyo, mahaba-habang explanation yun eh. Yun yung force, yung kinetic force na bitbit ng bibis para bitbit ng bibis while traveling, no. Ngayon, actually yung 380 can penetrate on the skin, 380 400 to 420 to 450, kaya mag-penetrate sa skin. At depende rin sa kung saang part, no? Kung sa mga braso. Braso, syempre, medyo matigas to. Pero kung mga, halimbawa, ayan, mga leeg, ayan, napakalambot ng skin yan, or sa body, bear, wala siyang damit, binarel, kaya talaga mag-penetrate, no? Ngayon, pero wag niyo nang isipin 'yon, yung pag mapapenetrate niyo, kasi hindi na maganda 'yon, no? Yung bubutasin mo yung balat, yung katawan ng kalaban mo. Wag niyo nang pangarapin 'yon. I don't think na magiging masaya ka ron. Baka ang mangyari pa sa iyo, paluin ka ng baril ng kalaban mo eh, no?
Kasi syempre, masakit na yun. No? Huwag nyo nang pangarapin yan, guys. No? Okay, what does 500 FPS means in airsoft? 500 FPS, syempre, yun yung lakas, no? What are the types of airsoft? Okay, types of airsoft. Ano-ano ba yung klase ng airsoft? Spring powered, yun yung mga one shot. Normally, yung mga inabot natin. Yung mga dating ginagamit natin, isang kasa, isang putok. Airsoft din yun. As long as the unit is using a ceramic BBs, a pellet, di ba, yung puti, airsoft na matatawag. No? Pero, pag ang unit is gumagamit na ng steel BBs, no, hindi na siya airsoft, airgun na siya, no? Okay, sumunod dun sa spring powered is the gas type. No, yun na yung mga ginagamit natin na pistol. Then the AEG, yun yung mga ano na, mga battery type, no, yun. Okay, yun yung mga types, no? Okay. Ano pa ba? Mga tanong ko rito na pwedeng masagot. Is the airsoft legal in Philippines? Yes. Legal po sa... Kita nyo naman. Sana wala ako sa harap nyo kundi legal ang airsoft, di ba? Dahil nga nasa harapan nyo ako, ibig sabihin legal ang airsoft dito sa atin sa Pilipinas, no? Tapos, ano pa ba, no? Puro Joel. How many FPS can you... Oh, ito. Gaan, ilang FPS daw ang allowed dito sa Pilipinas, no? I think sa rifle, between 320 to 350, no? Yun yung tamang FPS. Sa pistol naman, between 380 to 420. Above that, medyo conditional game na, no? What I mean conditional, halimbawa naglalaro kayo sa mga jungle talaga, malaki yan, rice field, pwede siguro magmataas na FPS, pero pag tumama yun, masakit talaga, no? Talagang hindi mo papapangaraping tamaan ulit, no? Ayun, okay. Airsoft need license ba in the Philippines? No need for license or any documents para makapaglaro ka ng airsoft. Airsoft is just a toys, no? So nasa batas naman natin, wala namang batas na sumasaklaw sa mga toys. Yan. Okay, ano pa ba? Ang daming itong tanong na to. Grabe to, dapat to paglaanan ng isang buong araw, no? Can I bring gun parts to the airsoft to the Philippines? Pwede rin ba siya mag-import? I don't think papayagan, no? Kasi simula nung ano, guys, no, yung ano ba yun? Yung 9/11 ba yun? O yung nangyaring bombahan ng terrorist sa US, no? Naghigpit na ang customs natin, no? Hindi na tumatanggap yung mga scanner, no? Hinigpitan na. Hindi na pwede mag-import, no, ng gun parts. Not unless na license ka, may permit ka, no? Kailangan lahat may permit, no? Kung may permit ka, siguro pwede, no? Pailan-ilan. Pero kung maramihan, kailangan ng mga special permits, no? Okay. Yun na lang muna. Grabe, tumagal tayo. Kailangan kong i-dispatch. Paalisin na sila tatay kasi gagabihin na sila. Mahaba-haba pa rin yung biyahe nila. I think 5 hours ang gugugulin nila para makauwi, no? Okay, mga ka-airsoft. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po. Have a blessed day to all.